Nitong panahon ng Kwaresma, ano po ba ang kailangan nating talikuran upang sumunod kay Jesus? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sabado pagkatapos ng Ash Wednesday at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautosan. Ang sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi." Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iniwan ang lahat. Nang tinawag ni Jesus si Levi, agad siyang sumagot at sumunod kay Jesus. Iniwan niya ang lahat, kung ano ang mayroon siya at ang kanyang ginagawa, ang kanyang pera at ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan at sumunod kay Jesus. Ang nagiging mahalaga sa kanya ay si Jesus lamang. Walang pag-aalinlangan o kondisyon, ang kanyang sagot ay mabilis at lubos. Pagkatapos, nag-organisa si Levi ng dispidida ng isang salo-salo. Hindi niya sinolo o itinago sa Jesus sa kanyang sarili lamang. Ipinamahagi niya ito sa iba. Inimbitahan niya ang kanyang mga kasamahang maniningil ng buwis upang makilala si Jesus at maranasan ang awa ng Diyos sa mga makasalanan. Kapag tinawag tayo ng Diyos, dapat agad ang ating sagot. Huwag nating paghintayin ang Diyos. Isang maniningil ng buwis si Levi na itinuturing na traidor at isang makasalanan. Gayunpaman, tinawag siya ni Jesus at tinanggap siya sa hapagkainan na nagpapahayag na siya ay dumating upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi sa paanyaya ng Diyos. Ang ating madilim na nakaraan ay napapawi sa kapatawaran. Naniniwala ang Diyos sa atin at umaasa sa pinakamabuti sa atin. Gawin din nating prioridad ang pagpapakilala kay Jesus at ibahagi siya sa ating pamilya at anumang pagtitipon sa pamamagitan ng ating mga salita, ngunit lalo na sa ating mga ginagawa. Kaya muli, ano ba ang dapat nating talikuran upang lubos nating mapakilala si Jesus sa ating buhay? At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama sa langit, habang ako'y naglilingkod sa hukbong katihan ng Pilipinas, aking iniuukit na bigyan mo ako ng lakas upang sundan ang iyong tawag gaya ng pagtugon ni Levi kay Jesus. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok at ang karunungan na magpakita ng habag sa mga nangangailangan. Naway, lagi kong maalala na ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot at sa pamamagitan ng iyong biyaya, maging ang pinakamalabo ay maaring magbago. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.